Yun mga Pops, good evening. Ito yung part 3 ng ating domino handle switch installation. Medyo natagalan at nakabili na tayo ngayon ng diode. So ngayon, ang video ito is tungkol dito sa ating kill switch, park light, at saka ang ating hazard light. So itong red-brown is hazard light, brown and yellow is park light, and ang ating plain black at black-white yan, stripe, is yan yung ating kill switch dun sa ating domino handle switch. So ngayon, una nating gagawin mga paps is ito muna ng ating hazard light. So sa ating hazard light, meron tayong tinatawag na diode. Diode mga paps, 6 amps. Yan. 6 amps, nasa 28 pesos lang ito, isa. So, bali, dalawang kailangan natin dito. Pwede kayo makabili nito sa mga electrical shop. Yan. So, itong diode mga paps, meron yung linya dyan sa taas. May guhit yan. So, yung walang guhit, yung parte na walang guhit, yan, pagsasamahin na natin yan. Yan, pagsamahin ko muna. Ito na siya mga paps. Yan, pinagsama ko na siya dyan. Yan, yung may guhit sa taas, yung walang guhit sa baba, pinagsama natin. Tapos yung walang guhit na yun mga paps, diode to mga paps, 6 amps. Pwede rin kayo gumamit ng 9 amps. Yan, walang problema yan. So ngayon, dito natin siya ngayon ikakabit. Galing sa ating domino handle switch na wire, yung pink brown. Pero red brown yan mga paps, medyo kumupas lang yung kulay. Yan mga paps, nakalagyan ko na siya ng electrical tape. Pansamantala lang yan mga paps, kasi gagawin ko dyan, isosolder ko siya. Kaso wala tayong panghinang, kaya yan muna. So tapos ngayon, itong dalawang wire na to mga paps, kulay pink nilagay ko para to sa ating hazard. Papunta ito dito sa ating signal light. Yan, kaliwa kanan. Pinunta ko yan siya dito kung nakikita nyo dyan sa camera. Dyan ko siya kinonect sa orange wire ng left side ng ating signal light. Pagdating dun sa right side, dun natin i-coconnect yung isa sa blue wire. Yan, sky blue na wire. So, yan yung ating signal light. Tapos, pinagsama ko lang sila dito. Ayan, hinaba ko na siya. Tapos, ito, i-coconnect natin doon, dito. Ayan, tag-isa yan sila mga pops. Pwede baliktaran. Ayan, tapos na tayo dito sa ating hazard light. So, itry na natin ang ating hazard light. Ayan, so hazard tayo. Yan mga pops, gumagana ng ating hazard light. Huwag nyo na lang pansinin yung nasa loob. Lalagyan ko pa yung ng Christmas light. Then, proceed tayo sa next na ikakabit. So, ang ating next na ikakabit ngayon ay ang ating kill switch. Yan, sa kill switch ho mga pops, black na plain and black and stripe na white. Dito ho natin yan ikakabit kung gusto nyo ng kill switch. Pero kung ayaw nyo ng kill switch, dito ho tayo sa ating accessories light. So kung ikakabit nyo siya sa accessories light mga paps. For example, ito yung ating accessories light. Ito yung positive ng aking accessories light. Ito yung negative ng aking accessories light. Nakaready na ho yan. Medyo pansit lang siya tignan kasi madami pa akong kinakalikot. At magkakabit pa tayo ng mini driving light.
Ito ang ating mini driving light na ikakabit mga paps. Yan, kaya hindi pa natin siya napifix talaga kasi ikakabit pa natin to bukas ng maaga. So then, ito yung positive ng aking accessories light at negative ng aking accessories light. So dito ko siya kinakabit kahit saan siya dito mga paps, black. Negative to plain na black, pwede. Positive to black and white, pwede. Yan. So, yan mga paps. Kung nakikita nyo, iilaw naman dyan. So, ito yung ating kill switch. Yan, sa accessories light natin siya kinabit sa ngayon. Pero mamaya, ilipat natin siya sa kill switch mismo. So, pag dinaw natin siya, mag-on. Yan, ating accessories light. Pag in-off natin siya, ma-off. Okay. Then, next na tayo. Tanggalin na natin siya dito para ikabit na natin siya sa ating kill switch. So, yun mga paps, pag kinabit nyo na siya sa kill switch, dito tayo sa mismong ito. Yan, dito sa right side ng ating motor. So, dito tayo kukuha niyan. Pwede rin dun sa starter solenoid, dun sa loob-loob, pwede rin dun. Ang problema nga lang dyan mga paps, pagka bumigay yung mga ganito nyo, mga wire nyo, tapos dun nakakonekto sa loob mismo, sa body ng ating motor, yung mga ano dun, mga wire dun na pwedeng pagkabitan ng kill switch, tapos wala kayong tools, may hirapan kayong mag-ayos. So pagka nagka problema, hindi nyo mapa-start yung motor nyo. Kahit isang ano lang dito ang maputol, isang wire, hindi nyo siya mapa-start. Kaya hindi ako naglalagay ng kill switch doon. Ang kagandahan naman doon, tago talaga siya. Yan. So, yun lang yung kagandahan. Ang pangit yun nga pagka nagka problema kayo, hindi nyo siya mapa-start. Magtutulak talaga kayo pa uwi. Pero pag dito, ang tools na lang naman na kailangan dito is yung screwdriver. Apat na screw lang yung bubuksan nyo dyan pagka pumalya siya, tapos ayusin nyo na. Kakabit lang naman kayo panibagong wire, so pwede nyo pa siya mapaandar pagkatapos. So yun yung kagandahan dito sa ano natin, gagawin natin. So ngayon dito tayo sa kanang bahagi ng ating motor. So sa kanang bahagi ng ating motor, meron tayong nakikita dyan accessories wire, yung black. So itong black and blue, dyan natin ikakabit yung ating kill switch. Kasi pag dito natin kinabit siya sa black, ang mamamatay lang yan yung mga accessories light natin. Pero pag dito sa kill switch, mamamatay dyan ang ibang ano natin, ibang parte ng accessories, kasama na dyan yung starter. So let's go, dito natin siya ikakabit. So walang putol wire ho ang gagawin natin mga paps. Kaya ho yan ganyan, tinanggal ko siya ng ganyan, hindi ko siya pinutol, yung iba pinuputol, tapos kinakabit lang dyan. So sa atin, hindi natin siya puputulin kasi ayaw natin ng putol wire para hindi ma-void yung warranty ng ating mga taga-manood. So ito, ikakabit lang natin to siya dito mga pops. Once again, kahit ano dyan, kahit plain black or itong black na may white. Yan. Tapos ito namang plain na black natin mga pops. Ito ang kailangan natin. Yung same na ano nito, same na connector dito. Or pwede rin kung wala kayong mahanap, tanggalin niyo yung ano niya, yung dito papunta doon. Kaso nga lang tatanggalin niyo rin 'to, so mabubuvoid din yung warranty kasi tinitingnan din niya ng mga automotive, lalo na sa kasa, tinitingnan nila kung nagagalaw yung mga 'yan. Kaya wag niyo gagalawin. So ang gagawin natin dito, bibili na lang kayo ng ganito. Yan, ganyang size. Di ko kabisado yung size niya, pero basta ganyan. Tapos ang piliin niyo mga pops yung may lock sa likod. Yan, may lock yun siya sa likod. Ito kasi wala siyang lock, pero okay na rin to sa akin. Kasi iti-tape ko naman yan para hindi siya magagalaw. So dito natin siya ngayon ikakabit sa plain black na wire. Yan. Once again, lagyan natin ng tape. Huwag nyo isosolder yung galing dun sa pinaka stock wire ng ating motor kung ayaw nyo ma-void yung warranty. Pero kung okay lang sa inyo ma-void yung warranty, pwede nyo na siyang isolder.
Sinasabi ko ho dito mga paps, yung pag nagka-problema ho yung motor nyo, lahat ho ng stock na ginawa nyo, lahat ng pagbabago na ginawa nyo sa motor, pwede nyo ho ibalik lahat ng stock bago nyo siya dalhin ng kasa. Para hindi ho halatang may binago kayo. So, ito naman. Ito ang tinatawag natin na mga ninja moves na mga taong nagtitipid. Hindi ho ito panluloko mga paps, pero parang ganun na rin. Alright. Yan. Wala kasi tayong shrink tube, kaya ganto-ganto muna. So, ngayon, yung dito natin, yung sa plain black, is ikakabit na natin dito. Sa pinagtanggalan natin na blue and black na wire na galing sa ating itong ano na ito, connector socket na to, yung mga wire niya galing dito sa ano yan, sa ating starter sa susian mismo. So ngayon itong sa akin, dahil wala siyang lock yung nilagay natin, ikakabit na i-ano natin siya, iti-tape natin siya sa nakararami para hindi siya mahila pagka nabiyahe tayo, para safe pa rin siya. So ngayon, tatry na natin ang ating kill switch. Right, okay na. Okay na ba lahat mga paps? So ang ating kill switch ay andito. Yan, ang ating kill switch. Turn on natin yung ating So, turn on natin yung ating susian. Lahat ng ilaw ho, yung mga ilaw natin is gumagana. Neutral gumagana. Pero yung dito ho, kung napansin nyo, hindi siya umilaw. Yan, hindi ho siya umilaw kasi naka-turn off pa yung ating kill switch. Yan, then hindi ho siya tumunog. Yan, hindi ho tumunog yung computer box natin. Hindi rin natin narinig. Basta wala siyang tunog. Basta ganun lang siya. Yung tunog lang nitong susian na pumapalo. Yun lang yung narinig natin. So ngayon, try natin i-on yung ating kill switch. Iilaw na ho yung ano dyan mga pops. Pagka in-on na natin yung ating kill switch. Yan. So may tunog na rin siya. Ulit. Yan, kung naririnig niyo yun, kaya gabi ho ako nag-vlog. Yan, dahil naka-on ang ating kill switch mga pops. At dahil naka-on ang ating kill switch, try na natin siya paandarin. Doon tayo sa kabila para kitang-kita. Yan, so naka-on yung ating kill switch. Try na muna natin i-off. Subukan natin siya pindutin. Wala ho siyang tunog. Hindi ho siya gumagana. Pati ho ating headlight. Yan, nakatutok sa baba yung head natin. Hindi ho siya gumagana. Yan. So, try natin ngayon i-on. Yan ho siya mga paps. Tapos, ang ating headlight. Ay, hindi ko pala nakabit yung ano natin. Tinanggal ko pala ito doon. Yan. Kasi sasabay ko pala yung ano, mini driving light natin bukas. So ngayon naka-on na siya mga paps. Try natin siya ngayon i-start. Nag-start na siya mga paps. Try naman natin siyang patayin. Angat lang natin to, mamamatay na yan kasi nga kill switch. Yun na mga paps, gumagana na siya. So yung mga paps, gumana yung ating kill switch. Napakita ko na sa inyo na hindi dapat yun yung gagawin ko dyan kasi ayoko talaga ng kill switch sa motor. Pero okay lang. So ngayon naman ang park light natin. So dahil yung motor natin wala talaga siyang park light na ilaw sa sarili niya, stock, wala talaga siya. So isa sample ko lang na park light is ito. Yung ating accessories light nga kanina. Yan, kunyari ito yung park light natin. So once again mga paps, ang park light gumagana lang pagka naka-turn off yung ating kill switch.
So kahit saan naman ito mga paps. So ano natin, spark light, kunyari spark light yung accessory light natin. So negative to yellow, positive to brown. Yan. Yan ang mga paps, gumana na siya. Yan na yung ating park light. So maganda pong park light dyan yung mga maliliit lang na ilaw. Para hindi aksayado sa ano, sa battery. Pero hindi ko kasi gusto talaga ang park light kasi nakakaubos ng battery lalo na pag magdamag. So ngayon, try natin dito sa ating kill switch. Yan, naka-off yung ating kill switch. I-on natin siya. Yan, namamatay siya mga paps. Tapos nag-on yung ating motor. So, pwede natin siyang i-start ngayon yung motor. So, pagka huminto tayo, nag-park tayo, tinurn off natin yung kill switch. Yan, andyan na yung park light natin. Gumagana na. So, yun lang ho mga paps. Pero, ito is, hindi ko siya ilalagay dyan sa ating park light kasi maubos yung battery ko. Kahit dalawa battery ko, hindi niya kakayanin yan magdamag kasi meron pa tayong alarm na kinabit sa motor. So tatanggalin ko na yan siya dyan. So kung may katanungan kayo, wag kayo mahiya magtanong, wag kayo mahiya mag-comment dyan sa baba. At panoorin nyo yung ibang videos ko kung paano nangyari itong mga abubot na kinabit natin dito. So once again, thank you.